isa-isang kinuna ng mugshot sina dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo at ACT Party List Representative Franz Castro. Ito'y matapos silang harangin at arestuhin ng pulis sa checkpoint sa Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte noong Miyerkules ng gabi, kasama ang 16 na iba pa. Kinasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons at kidnapping dahil sa pagsama ng 14 na menor de edad sa van na wala umanong pahintulot ng mga magulang. Palagi akong inihiling na sumama sa mga fact-finding mission. Eh, hindi ko tinatanggihan yan. No? Sumusubo rin ako. Pwede makasuhan ako. Ito ang nangyari. No? Kinundina ng mga kaalyadong aktivista ang pagkakaaresto sa grupo ni Casatur. Giit nila, lehitimo ang pagpunta ng grupo sa Talaingod para magsasagawa ng solidarity mission. Coordinated po ni dira sa LGU mismo, no, ang pagsulod dito sa Talaingod. Sabi ni Ulalo, may koordinasyon na sa lokal na pamahalaan ng Talaingod ang gagawing misyon ng mga aktivista. Paliwanag ng militar, naglagay sila ng tropa sa Talaingod dahil natatakot ang mga residente sa mga armadong grupong umaaligid sa kanilang lugar. Ang sinasabi may harassment. At according sa report na nare-receive natin, it is the community that is asking the or seeking for the closure ng school na sinasabi na pupuntahan nila sa Satur Ocampo. Well, we have our security operation in the area, of course, to protect yung community. Ayon sa asawa ni Ocampo, gawa-gawa lang ang mga akusasyon. You have to fight for our right until justice is done. That's what Satur and Franz Castro were doing and defending the rights of the Lumad indigenous people. We're used to it. To this kind of harassment. We are both old. Pinayagan na ng piskalya na makapagpiyansa sina Ocampo na nakakulong pa rin sa Talaingod Police Station. Inilipat naman sa Kapalong Police Station at Tagum City Police ang mga kasama nilang babae. Paul Palacio, ABS-CBN News.